Hey there, Ethical Nation! Once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano, and in this video, pag-uusapan natin yung pitong kasinungalingan pagdating sa network marketing. So, isa sa mga rason kung bakit maraming network marketers yung hindi nagiging successful sa business nila ay dahil pinaniniwalaan nila ang isa, dalawa, o lahat ng mga kasinungalingan na ito pagdating sa network marketing. So madalas pinag-uusapan natin dito sa channel ko yung about sa kung gaano kaimportante yung mindset mo pagdating sa isang bagay, especially pagdating sa isang strategy na ginagawa mo. Kasi marami naman akong tinuturo ng mga strategy dito sa channel na ito. Nagtuturo ako ng step-by-step specific, effective step-by-step and ethical strategies. Seses! So itinuturo ko yan dito sa channel na ito, pero madalas ko rin nababanggit na kung mali yung mindset mo pagdating dun sa mga itinuturo ko sa'yo, pagdating dun sa skills, wala rin kwenta yung mga strategies na gagawin mo kasi ang i-expect mo ay gagana ka agad siya, yayaman ka agad kasi nga mali yung mindset mo. So itong pitong kasinungalingan na ito ang isa sa mga pinakamalaking pumipigil sa mga network marketers para magkaroon ng result sa business nila kahit effective naman yung strategy na ginagawa nila or kahit ethical naman yung strategies na ginagawa nila. So yun yung pag-uusapan natin. Unang kasinungalingan sa network marketing ay lahat ng tao dapat mong pasaliin. Naalala ko, isa sa mga tinuturo sa amin ng apply namin before ay lahat, kausapin mo lahat, prospectin mo lahat, sharean mo ng business. Meron pa ngang biro na meron kasing nagtanong one time, what if maubos na daw yung mga tao? Ang sagot nung isa sa mga may-ari ng company na nagtanong ay, edi ano na daw, invitein mo na rin pati yung mga aso, yung mga hayop. Kasi, well, naiintindihan ko naman yung sagot niya na yun kasi nga, imposible eh. Hindi mangyayari yun, hindi mauubos ang tao. No, napakalaking kalokohan yan. And isa sa reason kung bakit iniisip ng mga amateur na network marketers na mauubos yung tao ay dahil nga hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila, hindi nila naiintindihan kung ano yung ginagawa nila, at hindi nila alam yung numbers pagdating dito sa negosyo natin. And sobrang dami ng tao para prospectin dito sa negosyo natin. And don't get me wrong, hindi ko naman sinasabi na completely mali itong kasinungalingan nito. Ang problem lang kasi dito ay yung kapag sinabi mo na dapat pasalihin mo sila. Okay? Kasi hindi lahat ng tao ay gusto na umasenso. May mga nagsasabi na tao na gusto nilang umasenso pero hindi nila kayang back-upan sa gawa, or yung pag-asenso, ibig sabihin ng pag-asenso sa kanila ay ibang bagay or sa ibang paraan nila makukuha, hindi sa network marketing. Kaya maraming mga amateur network marketers din yung nagagalit, pinipersonal nila yung rejection kapag ka tinatanggihan sila ng prospect nila, tapos madalas ang bukang bibig pa nila ay, ikaw na nga itong tinutulungan ko, ikaw pa yung ayaw. So, yun. Ibig sabihin, kapag ganun yung nagiging reaction mo sa mga prospect mo na nagre-reject sa'yo, ibig sabihin mali talaga yung mindset mo. At naniniwala ka dito sa kasinungalingan na to na lahat ng tao ay dapat mong pasalihin. Ito yan, itatama natin itong paniniwala na ito. Naniniwala ako na lahat ng tao ay pwede mong prospectin. Okay, pwede mo silang i-approach. Lahat ng tao ay pwedeng maging prospect. Pero hindi lahat ay magiging qualified or hindi lahat ay magiging qualified agad. So, keyword, agad. Kasi dati, naalala ko, isa sa mga tinuro ko before, hindi ko alam kung andito pa yun sa channel na ito, yung mga lumang-lumang videos ko, na magkaiba yung negative na prospect sa close-minded na prospect. Dati, ang sabi ko, ang close-minded na prospect ay hindi mo na talaga mapapasali. Pero nagkamali ako. Hindi pala, no? Pwede mo pa rin mapasali yung mga taong close-minded. Kaya ang sinasabi ko noon, at tinuturo ko rin even sa mga downlines ko before, kapag ang tao ay close-minded, huwag mo nang i-approach, huwag mo nang i-follow up, which is mali pala yun. Na-realize ko later on na kahit pala close-minded yung tao, as long as pina-follow up mo yan, sasali at sasali pa rin. May pag-asa pa rin na sumali. Ang naging patunay, ang nakapagpabago sa isip ko, ay yung isa sa mga leaders ko. Actually, meron pa akong ibang leaders na nag-confess. Nag-confess na ganun rin yung kanila, na sinabi nila na sinumpa nila yung networking, pero ngayon naging leader na sila, no? Kumikita na ng malaki sa networking. Kaya hindi pala totoo yung sinabi ko before na pag close-minded ay wag mo nang pasasalihin. Mga tao na sinasabi na kahit kailan hindi daw sila sasali, sinusumpa daw nila yung networking, hindi totoo yun. Sa ngayon, ganun pa lang yun, pero in the future, pwede pang mabago yung isip nila. So yun ang ibig kong sabihin, na lahat ng tao ay pwede mong prospectin, pero hindi lahat ay magiging qualified at hindi lahat ay magiging qualified agad. Yung iba magiging qualified pa in the future kung hindi sila qualified sa ngayon, kasi merong mga tao na even though alam nila na ito yan at palagi nyo tatandaan, even though alam nila na malaki ang maitutulong sa kanila ng opportunity natin para masolusyonan yung problema nila, especially financially, hindi nila to ginagamit or ginagawang option.
Kasi unang-una, pwedeng hindi pa nila nakikita yung value ng opportunity na ino-offer mo. Pwede ring pride. Kasi nga, alam nila, lalo na pag alam nila na networking to, pwede nila lang isipin na ano na lang iisipin ng ibang tao sa akin pag nalaman nila nakasali ako sa networking. So, napakarami pang ibang rason. Meron namang iba na wala pa lang talaga silang pera sa ngayon. Okay? Or meron ring iba na hindi pa nila priority. So, yun yung ibig kong sabihin. Kaya, palagi nyo itong tatandaan, hindi mo sila kailangan pilitin. Huwag mo sila kanilang ipararamdam na required silang sumali. Ang pinakatrabaho lang natin bilang network marketers ay i-approach sila para malaman kung magiging interesado sila sa business natin or hindi. Kapag hindi sila interesado, ibig sabihin, no means not now. So, dito na papasok si follow-up. Meron naman akong ginawang ibang video regarding sa pag-follow-up. So, panoorin mo na lang yun. At isa pang reason din kung bakit hindi lahat ng tao ay dapat mong pasaliin kasi meron mga tao na takot yumaman. Yung para sa kanila, money is the root of all evil, na mapupunta sila ng impyerno pag nagkaroon sila ng maraming pera. So may mga taong ganun talaga yung matinding paniniwala nila at hindi mo mababali yun. Hindi natin role, hindi na natin trabaho na baliin yung paniniwala na yun. Meron rin mga tao na masaya na sa trabaho na ginagawa nila. Kahit na maliit yung kinikita nila, yes, merong mga ganung klase ng tao. Mas pipiliin nila na gawin yung trabaho nila kahit maliit yung kita kaysa sumali sa network marketing business na pwede silang yumaman. So, mas pipiliin nila ganun. May mga ganung talagang tao. Meron rin mga tao na mapapride lang talaga. Ayaw lang talaga nila na mapupunta sa ilalim mo. Yes, merong mga ganung klase ng tao. Diba? Especially pagdating sa family, merong mga ganun na kahit maging successful ka, kahit yumaman ka, hindi pa rin sila sasali sa'yo. Ito pa yung malupit dyan. Hahanap sila ng ibang sasalian. May mga ganun talagang tao, wala na tayong magagawa pag ganun. Meron rin mga tao na ang gusto lang nila ay yung products. No, gusto, nag-member lang sila kasi gusto lang nila yung products, or gusto lang nila mag-join kasi gusto lang nila yung products, or ayaw nilang mag-join dahil products lang yung gusto nila. Wala tayong magagawa. So pagka dating sa mga tao na ganun, yung products lang yung gusto, di products lang i-provide mo, either way, win-win ka naman eh. Pag hindi siya sumali, edi may profit ka sa bawat benta mo sa kanya, bawat bilin niya ng product sa'yo, may profit ka, di ba? So, hindi natin kailangan pilitin yung mga tao na sumali. Huwag natin ipakita sa mga tao na itong network marketing ang solusyon sa lahat ng problema. Hindi. Okay, hindi. Hindi siya solusyon sa lahat ng problema. Ang pinakang malaki na binibenta natin, pinakamalaking factor na binibenta natin dito sa negosyo natin is yung opportunity ng time and financial freedom. Pero, hindi ito solusyon sa lahat ng problema. Kasi for example, ang isang tao, ang pangarap niya ay maging doktor. Anong connect nun sa atin, di ba? Ang pangarap niya maging doktor eh, hindi naman magnegosyo. So, yun yung ibig kong sabihin. Kaya, irespeto natin yung kagustuhan ng ibang tao. Siguro sa ngayon, pwede na hindi pa nila trip itong negosyo natin. Pero ang importante nga, katulad nung sinabi ko, ang trabaho natin ay i-approach sila para malaman natin. Kasi hindi natin malalaman at hindi natin susubukan. So, yun yung palagi mong tatandaan. Ang pinakampunto lang naman itong number one na kasinungalingan na ito ay huwag silang pilitin. Huwag iparamdam sa kanila na dapat sumali sila. Kasi choice nila yun. So, kung marami kang natutunan dito sa video na ito, i-click mo lang yung like and i-share mo ito sa iyong mga networker friends o yung mga downlines na alam mong matutulungan itong video na ginawa ko. Mag-subscribe ka rin dito sa channel and i-click mo yung notification bell para ikaw yung una na ma-notify sa tuwing mayroon akong bagong ina-upload dito sa channel na to. Kung may mga katanungan ka, pwede ka rin mag-comment sa ilalim ng video na ito. Ilagay mo lang yung tanong mo and lagyan mo lang siya ng hashtag itanong mo kay Serrano para malaman ko na gagawin ko siya ng video. So kung wala pang ibang nagtatanong nitong tanong mo, eh gagawin ko siya ng video. Meron rin pala akong ginawang ebook na siguradong makakatulong sa'yo para makakuha ka ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. So sa ebook na ito, tuturo ko sa'yo yung mga paraan para mabawasan yung rejections na natatanggap mo sa negosyo mo at bibigyan rin kita ng mga exact scripts na sasabihin mo sa prospect mo para maging interesado sila sa kung ano man yung inaalok mo, halos copy-paste na lang yung gagawin mo. So para malaman mo kung paano maa-access ang ebook na ito, puntahan mo lang yung website na makikita mo dito sa video na ito and then dun mo malalaman kung paano mo makukuha yung copy ng ebook. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time.